Ito po si Upeng, kapatid ko po. Hello, Upeng. Ay, sandali lang. Oh. Pasensya na po. Ito lang po yung meron kami. Through this. Hindi mo na kailangan mag-abala eh. Ito ba ang gusto mong kuhain? Ha? Apa. Oh, sige, ako na lang. Tulungan kita. Kasi alam mo, hindi naman kami magtatagal talaga eh. Munta lang kami dito para gusto mong tubig. Munta kami dito para ibigay sa inyo yung mga yon at pati ito. Baka po magalit si Tita Shed. Huwag ka mag-alala. Ako bahala kung mausap sa kanya, ha? Kasi makakatulong sa inyo ito. Kailangan nyo yan. Lalo-lalo na para sa pagpapagamot ng tatay mo. Tsaka sa mga pangangailangan ninyo, kapatid mo. Salamat po. Paano through this? Tutuloy na kami, ha? Teka, okay lang ba kayo dito? Ang dalawa lang kayong bata, wala kayong kasama matanda. Okay lang po! O sige, kung gano'n. Pero iingatan mo yung pera na yan, ha? Tara na. Nick, please, kausapin mo lang ako. Ano ba, Magda? Madidinig tayo ni Mama, oh! Nick, hanggang ngayon ba? Wala ka pa rin gulugod. Kundi mo ako kayang ipaglaban, sana man lang ipaglaban mo yung magiging anak mo. Nick, buntis ako. At ikaw ang ama. Imposible. Sinasabi mo lang yan para huwag tayo maghiwalay. Ang kapal na mukha mo, Nick. Nagkamali ako na minahal kita. Pinigay ko sarili ko sa'yo, Nick. Ito'y tatandaan mo. Simula sa araw na ito, pinapangako ko. Sinusumpa ko, hindi mo makikita ang anak mo at kahit kailan, hindi mo siya makikilala. Hindi! Tito Nick, bakit po? Through this, ilang taong ka na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magsi-six po. Magsi-six. Nanay mo ba yan? Opo. Kilala mo po si Nanay Magda? Trudis? Trudis! Anong ginagawa niyo dito? Trudis? Diba, kabilin-bilinan ko sa inyo na hindi kayo pwedeng magpapasok dito ng mga taong hindi nyo naman kilala? Pasensya na. Kasi kami talaga nang pumilit na pumasok at para maibigay sana namin itong mga ito. Sir, sa labas na lang ako kami dalawa ni Alvin, ha? Baka pag-initan kami ng isa dito, eh. Hmm.
Huwag niyo ho sana mamasamain to, ha? Pero sana ho huling punta niyo na to dito. Wala rin ho kasi yung mga magulang ng mga bata, kaya hindi sila pwedeng magpapasok basa-basa ng mga bisita dito. Tsaka isa pa, ayoko ho silang nasasanay sa mga luho. Tumutulong lang naman ako. Pasensya na, pero hindi ho talaga namin to kayang tanggapin. Kung tutuusin, sobra-sobra na ho talaga yung tulong na ginawa niyo sa amin, eh. Ikaw ang bahala. Sana tanggapin mo na lang ito. Sakaling kailangan niyo yung tulong ko, tawagan mo na lang ako. At gusto ko sana makapag-usap tayo. Dahil marami sana akong tanong tungkol kay Trudis, eh. Sige, alis na ako. At sana tawagan mo ako isa sa mga araw na ito. Sir, salamat ho, ah. Dito na lang ho kami. Sige, sir. Sir, okay lang ho ba kayo? Totoo ba yung sinasabi mo? Sana nga ho na, eh. Mali na lang ang iniisip ko, eh. Pero naaalala ko na ho ngayon ang lahat. 6 na taon na ho ang nakakaraan. Bago ikasal si Ate Magda kay Kuya Lino, yun ho yung lalaking nakita kong kasama niya, yung Nick. Siyempre, noong mga panahon na yun, hindi ko na lang yun binigyan ng kahulugan. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang lahat kung bakit gano'n na lang ang trato ni Ate Magda kay Trudis. Dahil sinaktan lang siya ng tunay na ama ni Trudis. Huwag tayong maging padalos-dalos sa ating konklusyon. Huwag tayong matibay na ebidensya. Tsaka, gusto mo bang mapalayo sa atin si Trudis? Ayoko po, Nay. Sana hindi siya yung tunay na ama ni Trudis. Pero sa tingin mo, may hinagap siya sa posibilidad na yun. Kasi ano kaya ang alam niya tungkol sa bata? Bakit ngayon pilit siyang lumalapit dito? Nga, hindi ko maintindihan, Nay. Sana naman wala pa siyang nalalaman. Dahil pag nagkataon, baka naman hukunin niya sa atin si Trudis. Eh, paano na si Kuya Lino? Si Oping? Nay, ayoko naman humawalay sa atin si Trudis.